So now we will commence with our questioning by the senators. Upon the request of Senator Bato de la Rosa, is there a Colonel Grijaldo here? Colonel Grijaldo, upo po kayo rito kasama namin. Wala, I mean, Senator de la Rosa will be the one to introduce him maybe when he asks questions to, directed to Colonel Grijaldo. Okay, so, okay, pursuant to our guidelines, we will now commence the questioning. We will have to start with our Senate officers. So I now recognize Senator Jinggoy Estrada. You have 10 minutes, sir. 10 minutes. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Some questions addressed to the former president. Mr. President, kanina pa ho kayo tingin na tingin sa amin. Hindi kayo lagi kayo tumitingin sa kanan. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Nagpapansinan ba kayo ni Senator De Lima? Wala na dyan. Dito lang. Anyway. Mr. Chair. To be serious, yes, Mr. Chair, I beg SB Pro Tempore to lead us in setting the tone that this is not a laughing matter. I was not joking. I was just para ma-lighten lang yung mood, Mr. Chair. Anyway, on a serious note, Mr. President, how do you assess the campaign against illegal drugs during your time, Mr. President? Do you consider it as a success, Mr. President? Mr. Senator, it is a continuing problem for the country and for the entire world. The drug problem is a very serious and pernicious, virulent ailment that the country is facing. Panahon ko and the previous presidents. Yung panahon ko, hindi siguro ninyo nagustuhan, not you, yung the entire country, I am addressing the entire country. Baka hindi ninyo nagustuhan. But yun ang style ko. Sinabi ko nga, I tried to do the best that I could. Eh kung nagkulang ako, pasensya. Pero ang solution during my time was a call of duty of the president. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon ko. At hindi po ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo sa droga. Bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. Pag nakita tayo sa isang kanto at nahawak mo ang droga, problema na talaga yan. So, yun nga, nakakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not a state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Andiyan si Senator De La Rosa. Wala akong sinabi na ganun kasi abogado ako. Ang sinabi ko, yung sinabi ko noong nagtuturo ako sa Police Academy, that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Alam mo, ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aarestuhin kita, hindi hinto dyan. The police must
arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mabok mo para makulong. Yan ang problema at naawa ako sa mga pulis. Hindi mo masabi, bitawan mo yung baril at pag hindi sumunod, sabihin nila ng pulis, o sige, bukas makita tayo dito, huwag ka nang magdala ng baril. Po. Hindi yun ang tinuro ako sa kanila, nagtuturo ako sa Police Academy. Yan, lahat yan sila dumaan sa akin. Yan, because, yan ang turo ng sa College of Law. That's the law. Kung ano yung sinabi ko sa police, batas yan. Walang compromise dyan when you are arresting a person. If he resists, pag ayaw magpa-aresto, you have to overcome him. His resistance. Ngayon, pag lumaban, nagka-letse-letse, may baril, may... magpatayan talaga. Kaya yan ang problema ng police, kaya naawa ako. Kaya ako rin nandito, guns, siguro, paano na rin ng guns, God sent yung invitation ninyo. Naawa ako dito sa mga police na tinatawag ninyo at inaano ninyo, yung trabaho ng pulis kasi involves personal contact. Walang trabaho sa pulis, sabihin niya, alis ka dito, bitawan mo yan, mag-surrender ka, sumama ka sa akin. It is always a confrontation, and if the other guy is armed, there will always be kamatayan or injuries. Mr. President, if I may... Yes, sir. Kasi napapanood ko kayo sa TV nung hindi pa ako senador during your term na meron ho kayo sinasabi, uubusin ko kayo, papatayin ko kayo. Ano po ibig sabihin? Sino po yung uubusin ninyo? Sino yung papatayin ninyo? Ito ba yung mga user, mga pusher ng illegal drugs? Yes, sir. Lahat. Hold upper, kidnappers. Hindi lang sa drugs. Hindi lang droga, sir. Mm-hmm. Lahat po. When I was mayor, kalaban ko lahat ang criminals. Huwag naman yung mga staff. Wala akong pakialam dyan ng mga... yung mga cheke-cheke. Yung mga kidnappers, sa Mindanao po, marami yan. At yung mga lawless elements doon, when they go on a rampage, they take over the entire municipality. I-hostage na lang yung municipality, yung bangko lahat doon, hinuhold up. At yung police hindi makagalaw, kasi nakapalibot sila and there are civilians. And they cannot start a war because the civilians eventually will be killed in the process. Patay sila. Nung sinabi niyo pong uubusin ko kayo lahat, papatayin ko kayo lahat, ito ba ho yung naging resulta kaya marami hong naging patayan, ginong Pangulo? Literally, yes. So, pero wala ho kayong inuutos sa mga dating chief of police ninyo, chief of PNP, na pumatay? Warning lang na, istorya mo lang yan, sir. Chismis lang mo? Alam mo, pagka mayor ka, o presidente ka, pag sinabi mo, hoy, huminto kayo dyan, masama yan, illegal yan, walang mangyari sa siyudad mo. Pag sinabi mo, huminto kayo, papatayin ko kayo.
pag hindi sila huminto, of course, the police would come in. May sabihin ko sa police, pag naghawak ng baril, ito yan sila, dumaan yan sa Davao lahat. Koy, pati ito, si Danaw, lahat yan sila, dumaan ng Davao. Ang order ko talaga sa kanila, pag makahawak ng baril, patayin muna para one less criminals. Eh bukas mag-hold up na naman yan, may poproblema na naman tayo. Ganun rin sa po, sir. So, Ginoong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Wala po yung Davao Death Squad. So, ano po yung iniimbestigahan ni former Senator De Lima nung siya chairperson ng Commission on Human Rights? Or, ang iniimbestigahan po niya yung DDS, if I'm correct. Am I correct? I don't know how the term was coined. Senator De Lima, were you investigating the Davao Death Squad when you were chair of the CHR? Yes. That was the focus. But the former president doesn't confirm the existence of the Davao Death Squad. That has been his position nung tinanong ko siya, nung nag-appear siya sa public inquiry. Now, there's no such thing as DDS. But there are people, there are witnesses who said that there is such a thing as the Davao Death Squad. It may not be the correct term, it may not really be or explicitly called the Davao Death Squad. Who coined that name, that phrase, the Davao Death Squad? I think it was media, it was certain sectors, certain groups. But it was not the CHR which you headed before, Madam Senator. We knew it to be as Davao Death Squad because of the various reports. But it did not originate from us, the term Davao Death Squad. What is clear to us is that there was this group of assassins, and some of them are actually part of the Davao City Police Office. And there are also the abanteros, the assassins themselves, with respective handlers. And already, Mr. Matubato and Mr. Yeah. Lascanias... If I may cut you, Madam Senator, make a quick interjection on those, Senator. Okay, our rules on interjection. Ganito, I will have to ask the permission of the senator who has the floor, yeah, if you want. And then, please limit it to maximum of two and very related to the topic we're discussing, okay? So kahit one lang, Mr. Chairman. One or two. Yes, Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat ka, Mr. Chair, and salamat sa SP Pro Tempore. Very quick, at the proper time, and this is related to the line of questioning of the SP Pro Tempore right now, at the proper time, I will ask the Chair's permission to play a never-before-played video that precisely talks about the Davao Death Squad, exactly related sa line of questioning ng SP Pro Tempore at this moment, Mr. Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat ka, Mr. Chair. If you permit it. Okay. Senator Bato. Yes. Senator, may I yes, sir. Interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad dyan. I thought there was no existence. Trabaho ng polis yan. Literally, hindi mong sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag magsinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganun easily. Lahat yan sila, ikaw ito, si Danaw, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang ilan pang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa.
Tanungin ko sila ngayon, tanungin ninyo, openly lahat yan dumaan pagka police chief, pati yan si Gamboa, tanungin ninyo, Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa Kuman Conference. Diyan sa Malacañan. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Mag-criminal, they go after the innocent people robbing. Mabuti na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay. Magnakaw. Rerapin yung bata. Rerapin yung babae. Tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano kaya ang tingin ninyo sa... Hindi... I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako. Hardliner. Alam nila yan. Pati police alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga police. Putang ina kayong mga police. Pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang una. Hey, that Mr. Chair. No need to strike it out if that is the real way that the mayor then phrased his sentence. Okay, as chairman, Mr. President, fact-finding muna. General Gamboa, you were formerly chief of police of Davao. Lahat yan sila? Yes, answer. Yes or no? Yes? No, sir. No, okay. General Danao, former police chief of Davao? Yes, sir. Okay. General Sinas, former police chief of Davao? No, sir. No. Catalino Coy, former police chief of Davao? Yes, Your Honor. How about Karamat, former police chief of Davao? Ah? Huh? Sa mic, sir? No, sir. Ah, okay, para claro. Okay. Sige. Ako, Mr. Chair. Floor, Senator. Mr. Chair, ako. The floor. Okay. Ako, hindi mo ko tanungin? Well... Yes, we need to ask. Chief of police, ako na because alam ko chief ka ng police, but former chief of Davao. Yeah. Okay. And Mr. Chair, kanina, yes, you allow me a short introduction. Mr. Chair, yung DDS, yung term of DDS, siguro sa amin dito, Danao, General Coy, General Gamboa was never a chief of police, but nasaan yan sa Davao, sa Police Regional Office 11. Ako, assigned ako ng Davao as City Director. At doon ako nagsimula yung career ko sa Davao City. Just this weekend, Mr. Chair, in-interview ako ng mga media ng Davao nung umuwi ako. And harap-harapan, sinabihan ko sila, kayo kasi, mga media ng Davao, kayo nag-imbento nung term ng Davao Death Squad. Pag may namatay, binabalita kagad niyo, Davao Death Squad. Kayo ang nag-imbento ng term na yan, sabi ko sa media ng Davao. And later on, one of the media ng Davao, dinibank yung aking statement. Sabi niya, sir, with due respect, bago namin yan na-create, yung term na yan ng Davao Death Squad, meron kasing isang namatay, Sir, may isang namatay, binaril, may nakalagay doon na placard na Davao Death Squad. Kaya doon nag-start yung paggamit namin ng term ng Davao Death Squad.
So therefore, sabi ko, okay, I will correct my statement. Hindi kayo ang nag-imbento, but kayo ang nag-propagate ng word na yan. So yun na, lumaki na nagiging ginamit niya. Pag may binaril, sabi ka agad, Davao Death Squad. Kahit na binaril ng dahil jealousy ang motibo, or kaya malaking utang, nakadispal ko ng pera, binaril, didiis ka agad ang pinapalabas na term. So yan na, lumaki na yung pangalan na Davao Death Squad, Mr. Chair. Yan na po yung intervention niya po. Yan, na yun na. Thank you. Sige po. Before I return the floor to Senator Estrada. Doon sa umami na naging chief, sino? Chief Catilino Coy, naging chief ka. Danao, naging chief kayo. Do you mind or don't you mind having been called as the head of the Davao Death Squad by the former president? I think he's just joking, sir. Pero kagaya nga po ng sinabi ng ating mayor, sir, in my stint of almost 3 years as the city director of Davao, wala po talaga yan yung sasabihin na you kill him, you kill... Wala pong ganun, sir. So it's just a matter of taking things on your hand. If you will take it literally, yung sinasabi niya sa media. Kung ano yung sinasabi niya ngayon, sir, yun na yung sinasabi niya. Pero yung kamong sasabihin niya na, o Danao, patayin mo sa ganito, there's no such thing, sir. Na ganun. So walang ganung nautos. Is there a danger that your men will incorrectly interpret what the mayor was saying? Well, nung panahon ko sir as city director, I don't deny sir that there were some killings, pero talagang ang tao ko sir, ilan din ang na-hospital diyan. Even in my term as my regional director of 4A in NCRPO in MPD, on record yan, sir, nasa hospital. Hindi lang, sir, nasa hospital, kundi namatay yung police natin. So anong gagawin, sir, ng police pag ikaw ang nasa sitwasyon namin, sir? Are we going to allow just to kill the PNP there? So siguro, sir, maging emotional man tayo rito, sir, pero kami po mismo is nasa front line in enforcing the law. Pero there's no such thing as sabihin na patayin mo lang si ganito, no. Walang ganon, sir. Sige. Can we hear from Catilino Coy? Thank you, Mr. General, Chairman. Yes, General. I mind very much the me being associated with the DDS because during that time when I was the city director of Davao, it was really a problem for us, especially the unsolved killings. Actually, we had a case in Ombudsman because of that, because of command responsibility. It is really a challenge for the PNP to investigate those cases because even the relatives of some of the victims refused to cooperate. And we believe also, and there was a suspicion that there were really some PNP personnel and even some civilian individuals who were involved in those incidents. Thank you, sir. Okay, Senator Jingo, you have last 5 minutes. Thank you. Mr. Chair. You want something? Yes, Mr. Chair, with the indulgence of the SP pro tempore. Yes, Senator Risa. Opo, Mr. Chair, kasi siguro napansin, pati ng former president, yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng police na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit iba po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit salamat, SP Pro Tempore. Bakit sila salamat, Mr. Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Napaka hindi magandang impression po nung mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. May I interrupt kayo, you? I'm done, Mr. Chair. Kindly. For now. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa Academy nila, sa PMA, they are from there to yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir.
I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami akong patay mo. Sir, kulungan mo na lang natin, sir. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi marilis. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang sinabi. Lalo na yung mga kaso na mag-knockout tapos mag-rape tapos magpatay o mag... Mr. Chair? Can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That mag-rape, magpatay, mag-knockout, magpatay, and then what do we do with them? Ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang hindi kay sinabi ko 'yan kasi hindi ko lang masila mautusan ng gano'n na pagay na sinabi ko. Putang ina, nag-rape ng bata 'yang pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan 'tong mga 'to. Sabi ko, karamihan na sila PMAer, hindi maniwala yan, ganun-ganun. Sabi mo, sir, mahirap yan. Kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata... 3 years old, rape patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang, patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, putang, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Anong nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. 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 Mr. Chair? Yes, Senator Risa. Alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para yes. Masabing nanlaban. Correct. Correct. Para ito was a very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect po, yes. I may say, as it's a civilian, a, sa professional police. It depends kayo, on... Mr. Chair. Ano na natin yan, ma'am? That's your view. That, it's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, yan salamat kayo, Mr. Dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never totoo had po, a chance Chair. To solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank Senator you for putting it on record, Mr. Chair. Di tayo magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence, please. Osaa, silence the gallery and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. Stay President. Out. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Yes, sir. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is coming from. Marami ka rin siguro pinatay, sir. Alam ko. Mr. Chair, Mr. President, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil nung napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives. Marami po mga revelations po ang mga naglabasan katulad po ng kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr. President? Ay, hindi ako tumatawag ng polis. Bahay? Yung sabi niya doon sa bahay?
Hindi ko pa pinapupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Ah. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, Mr. President. I do not remember... calling her. Calling her. And for what? Yung presidente ako, nandyan na yung lahat na sa akin na ang... Ang sabi po kasi niya dun sa kanyang revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma rin sa Quadcom, sa House of Representatives, yun ang pangulo. I hate to say this, but nagsisinungaling yung gagang yun. Bakit? Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay, pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang sinabi ni... Kaya, sir, I am just trying to in-explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo? Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Tangina, trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that shit to butang. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala tong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwalay ito sa asawa eh. Niligawan niya po? Oh, si Bilila. Niligawan niya po? Sino? Si Garma. Pag kung wala na siguro akong ibang makita siya. Hindi sir, ganito naman. Hindi ko naman inaano, but alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga. Kasi ganun ako mag-trato dito sa pulis eh. Ito sila sir, mabuti nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako mag... Pero bakit ko siya nagsasalita ng... nagbibigay po ng revelation doon sa Quadcom na sinasabi nyo, hindi po totoo na tinawagan nyo po siya noong May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Yeah, hanggang ngayon, sir, it's a mystery to me. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng Iglesia ni Cristo na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia ni Cristo. Why would I specify a person belonging to a religious sect when as a matter of fact, there are a lot of policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga mafathom. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang motibo ipalabas sa... at the end of the story. Mr. President, kilala niyo po itong si... General ba ito? Leonardo? Colonel Leonardo? Yes, sir. Sino po ang nag-recommend sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base huron sa testimonya ni Colonel Garma,
siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir. Kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito, o sige, kayo ang unit and you are, you do this job. You have to clear it with the, at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever, mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi. Kasi po, ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila ng magkain. Or kung may mga problema sila na personal, alam mo sir, ganito yan eh. Yung policer, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga, hanggang ngayon maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problemang personal yung police, cancer ang asawa. Sweldo. Walang ibang puntahan yan, ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang policer, patay. Yung sweldo nila cannot cope up with the demands of mga problema. Minsan, yung tanungin ko, ilan ang anak ko? Magsabi ako, alam nila yung estasyon. Sa estasyon nila, yung station commanders yan sila. Tapos magtanong ako sa isang police, ilan ang anak mo? Sabihin, anim. Sir, ito, prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang. Sildo mo ng ganon, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, ganon. Nandito man sila, sir. And you can ask them. Strikto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. And ang ano ako sa pulisir, because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pro-police talaga ako at matagal akong nagturo sa police academy kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At maaga akong nag-asawa, magkaroon ako ng anak, kulang pang gatas, kaya ako nagturo sa academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo, nakatalikod, Ang ano yung sa law school ko, sir, yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, I could use the common yung lingwahe nila.
Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nakasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, let allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina kayo mga polis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa druga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. Ako ang magparel sa inyo. Totoo yan, sir. Ano yan? Buhay man sila lahat. Sabi ko, putang ina, huwag kayong pumasok dyan. Let's go kayo. Papatayin ko talaga kayo. Kaya yung pulis na nagkasala, sir, mga ganun, either mag... Pagka nagkasala, wala na. Mawala. Mawawala po? Oo, oh, yeah, yung alam, tanongin mo yan sila. Kasi sabi ko, papatayin ko talaga, putang ina, pag nakita, kaya patayin kita. At kung tanungin mo ako, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang iniimbestiga ngayon, so hindi ako magsabi ng totoo. Mag-line na lang ako. Di ako na lang po magtatanong, meron na ba ako kayong pinatay, ginong pangulo? Sir, may ano ako, may moment of, lalo na sa yung outrage. Yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo, tapos i-rape mo. Mukhang ano sa akin yan, sir, talagang nawiwirla ako. Masyadong ang fuse ko dyan. Mainit talaga ako. Alam nila yan. Kaya behave. Sir, ito tanongin mo, prangka-prangka. Nandito, or citizens of this country, anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Tanungin ko kayo. Noong panahon po ng tatay ko, San Juan po. Kasi sir, binaback upan ako ng tatay mo. O, huwag na lang tayo mang gano'n. Ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Kasi ang Davao na babalitaan na maganda, kaya ang Davao nag-flourish. Kaya ang Davao malinis, kaya ang Davao ngayon, anytime maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Alam ng tao kasi pag magkamali sila, hindi yung police, they have to deal with me. Dapat ako ang imbestigahin dito kung extrajudicial case. Wala yan sila. Ako mismo ang... Mr. President, noong time na mayor ka, merong pulis na nag-involve sa droga sa Davao? Marami, sir. What happened to them as far as you know, Sir President? Ayan, sila. Sila ang may alam. O, sige, tanungin natin sila. Sinabi ko. Sige. Sabihin mo, 24 hours, sabihin mo sa putang inang pulis mo. Pag nakita ako yan, patayin ko. Sige pa, I will now ano, take the time off Senator Estrada. So, sino yung... Wag lang, sir. Wag ka na lang lumayo. Yan yung katabi mo. Mamaya, sir. Mamaya. Unahin ko muna itong bisita natin because we will always be with him. So, we have lots of opportunities to ask Senator Batok. He is the best performer, sir. Kaya na Senador. Mr. President, can I ask ito muna sila, no? General Gamboa, Your Honor, hindi ka man nag-chief ng Davao, but tama na dumaan ka rin sa Davao sa career mo? At ano highest ang position mo po dun sa Davao? Yes, sir. I was the official spokesman of the regional police regional office 10-11 for 2 years. Regional. Yes. How about the city level? Wala, sir. I was never assigned the city officer.
How about General Sinas? Sir, you were never chief, di ba? So, dumaan po ba kayo sa career niyo sa Davao City? Never, sir. Never? Yes, oh, okay. How about si General Karamat? Hindi, sa mic, sir, para naka-record. Never? Sa career niyo? No, Mr. Chairman, sir. So only General Gamboa sa regional level. But what's the pleasure of the Senator De Lima? Just one or two sentences, Your Honors. Yeah, please, go ahead. We all heard from the horse's mouth that there are indeed dead squads and pointed to certain former PNP chiefs or chiefs of Davao. These are very clear. Davao death squad to liquidate criminals, allow suspected criminals. Inducing, encouraging, and prodding people to kill directly or indirectly is not part of the duty of an executive official, whether it is mayor or president. Malinaw po, yung Davao Death Squad andyan. Marami pong sinabi dyan tungkol sila Matobato and Las Cañas. And Colonel Garma has confirmed that there is such a group, only that there is covered by code of silence. Hindi po madali talaga ang kumuha ng mga pag-aamin sa mga police officials na sila ang mga inutusan para pumatay. Ang dami pong mga dinarate sila Matobato and Las Cañas tungkol sa mga specific cases of killings na yung order either pinapadaan kina Sonny Beneventura or kay Las Cañas and at times even from then Mayor Mr. Duterte Chair, himself. I'm sorry to interrupt. Thank you, ma'am. Good senator. Yes, you have the floor. You have the floor. Go ahead. The former senator is jumping into conclusion. Let the committee decide whether indeed there is an existence of the Davao Death Squad. Senator Estrada, may I just... Go ahead, sir. Yes, Mr. President. One statement. Kung lahat man ito, kung totoo, pahalain niyo ako ng kaso. May korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. O, yung file the case in court or file the cases in court. Sabi ko nga dito sa ano ko, mine and mine alone. Gusto ko ang syudad ko maganda, malinis, at livable. At sa awa ng Diyos, ako ang nauna sa Pilipinas. Alam mo bakit, sir? Ako po'y empleyado lang ng gobyerno. I started as a prosecutor. Kaya kapa ko yung kriminalo, pati yung mga criminals. That is why, Mr. President, I was asking during my line of questioning a while ago addressed to former Senator De Lima, why did she not file cases when she was the head of the Commission on Human Rights? She investigated, allegedly, the DDS, if there is a right term for it. She did not file any cases. You were present, Mr. President, when Senator De Lima, or when she was the chair then of the CHR, you were present during the investigation, if I am not mistaken, Mr. President. And, yes, sir. And the president, when I asked him, denied that there was an existence of the Davao Death Squad. My question lang, Senator De Lima, why, bakit hindi kayo nag-file ng mga kaso kung talagang naniniwala po kayo na meron ho talagang Death Squad? Why did you not file cases immediately when he was just still a mayor? Yes, Your Honor, nasagot ko na po yun. Hindi mo nga sinasagot yung mga, pwede talagang mga maging witnesses ay hindi pa willing, takot pa na mag-testify against the former mayor. All right. When you were Secretary of Justice, you had all the power. You were a very, very powerful cabinet member under the Aquino administration. Why did you not pursue it? Because at that time, wala na nga hong nagiging resulta ng mga nagiging investigation din. Because again,
Madam Chair, Madam Chair, Madam Senator, you are a very, very powerful member of the cabinet during the Aquino administration. You had all the resources. You had the NBI at your disposal. Lahat ng mga government agencies were under your disposal. You had the ear of the president. Bakit hindi mo, bakit hindi kayo nag-file ng kaso laban kay Mayor Duterte? At that time, the relevant, real evidence, testimonial evidence, wala pa po sa aking disposal. Although I did try, yung sinabi ko po kanina, na rinifer ko na muna sa NBI. So, kaya lang, yun ang naging report, binalik nila sa akin. Now, they're trying, pero nahihirapan din sila na i-access yung mga witnesses. Mr. President, yung sinasabi po kanina ni former President Duterte na Davao is the safest city, I think that is belied by statistics. I don't have the exact statistics now, but I read certain data. It's not the safest city. It has the so what among is the safest the highest, city as far as you know? I would not know. It was among it registered as among those with highest data on killings or murders. So how can it be a safe city? Mr. President, Mr. Chairman, with the permission of Senator Jinggoy? I think the former president wants to answer the accusations. Mr. President, yes, you're recognized. Maraming namatay, sir. Marami talaga. Thousands, I would say, from yung naging mayor ako. Marami. Ito yan sila. Nandito yan sila lahat. Andi would tell you, ano, si Danaw, si Koy, si... Yung buwa. Ito si... Senator ba to? Maraming namatay, pero ang namatay, sir, mga kriminal. Alam mo kasi ang Davao is a crossroad kasi ang unang nag-bloom sa Mindanao, tagaroon ka man, sir, ang Davao. Kaya saan yung progressive at saan yung pera negosyo, nandoon rin yung mga kriminal kasi ang negosyante pati ang kriminal, magkasama yan. Kung saan yung pera, mga negosyante, nandoon yung mga kriminal. Kaya ganon. Kaya pagkabubo ka na mayor at hindi mo takot kang makulong, ako, di makulong, di masama makulong. I can make the confession now, if you want. Una, Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Pero wag mo naman mga polis kawawa naman. Ha? Meron akong death squad. Death squad. Pito, pero hindi yung mga polis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Alam mo, sir, ganito ha. Mabuti na lang nandito, if you give me time. Ang puro, sir, kawawa. Hindi mo alam, pag na... Ito, nandito itong mga... Pag ang pulis na pahilan ng kaso, sir, suspended yan. Wala ng pagkain yan sa... The day that the suspension is issued, that day, ang pulis wala ng pagkain, ang mga pamilya nila wala ng pera, ang mga bata wala ng pamasahe, hinto lahat. Paralyze ang pamilya ng pulis.
Hindi ninyo alam yan. Kaya may kaibigan kayo ng pulis, tanungin ninyo. Yan ang buhay ng pulis. Kaya protektado ko yan sila. Pagka in the fulfillment of duty, sabi ko sa kanila, magpakamatay ako sa inyo. Pero pag nag-abuso kayo, nagpatay kayo ng tao, nag-hold up kayo, nag-kidnap kayo, putang ina, ako mismo ang papatay sa inyo. Mr. President, kayong magpaulit. Mr. President, okay, ako muna may tanong. Kasi medyo nalito rin po ako. So, ibig niyo sabihin, gusto niyo proteksyonan yung polis, ayaw niyo silang gamitin sa maipit sila kasi kung masuspend sila, kawawa pamilya niya. Tapos nabanggit niyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman. Salitang diretso. Opo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. And then how do you remedy the situation, Mr. President? Or how did you remedy those situations na nalapitan ka? When I am called for another investigation, sir, sabihin ko, hindi ko man ito drama. Tanungin niyo ako ulit, tapos, well, my experience, 73 years old na ako, sir. So, in a few years, 2-3 years, may sakit na rin ako. Gusto ko iwanan yung lahat para malaman. Thank you, Mr. President. Just one last statement. Last, Your Honor, I cannot help myself. No, excuse me. Senator Estrada has the floor. Merong intervention gusto rito. If you will permit. Okay, Senator Bato, go ahead. Yeah, I just would like to put on record na the statement of our resource person, Attorney Laila De Lima, na Davao, dinidisclaim niya palagi na Davao is not the safest place in the Philippines. So what does that make of all these awards that was received by Davao City? Not only the LG of Davao City, the Davao City Police Office, ay palaging Best City Police Office of the Year, halos forever na eh. Kaya there came a point na yung Davao City Police Office ay hindi na sinasali sa best competition as far as unit performance is concerned dahil yung ibang mga syudad hindi na makakatanggap ng award dahil Davao City palagi nananalo based on record yan sa Camp Crame. Ngayon, it is, ako mismo, I'm from Davao. I can tell you, Davao City is the safest place anywhere I go in the Philippines. The safest place for law-abiding citizens and the most dangerous place for the criminals. Talagang pag gumawa ka ng krimen ng Davao, ako, pulis ako ng Davao, hahabulin talaga kita. Hahanapin talaga kita, Mr. Chairman. Pag ikaw gumawa ng krimen sa aking syudad, hahabulin talaga kita. Kaya po, Mr. Chair. Ay, para pagbigyan sila. Sige, sila na naman. Sige, okay. Last statement before I give the floor to Senator Risa. I just would like to put on record the statements made by former Senator De Lima. During the investigation here in the Senate, during her term when she was still a senator, wala pa rin nakitang ebidensya tungkol dyan sa mga DDS na tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakitang ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very, very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think
That is a matter of incompetence, Mr. Chair. I take thank you, Mr. Chair. Can I exception to that, Your Honor? Okay, to be fair, okay, to be fair. The chair will be fair. Excuse me, everybody, Mr. President, teka muna. Sige. Hindi ko po nagustuhan. Yes, Senator De Lima, sige. Hindi ko po nagustuhan yung ganung conclusion na wala akong ginawa or that incompetent. Malayo pong description sa akin yan. I always do my job. Depende sa mga circumstances, depende rin sa kung ano talaga yung makakalap. And hindi ho tama na nung Senate inquiry, kasi nandun po si Matubato, pre-present ko nga po. Pero after I presented him, inalis na po ako as Senate Chairperson. Now, ano yung tungkol sa safest city? Ma'am, let's, excuse me. What exactly is the standard? Can I stop you there? Wag na natin, let's not debate on the safest city. I mean, focus po tayo, no? A Philippine war on illegal drugs. So, anyway, opinion na po yun. There is no right and wrong opinion. Yes, Senator Risa? Salamat kaayo, Mr. Chair. Wag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating, ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad sila, siya. Bagamat hindi daw police, may death squad siya. Yun yung iniimbestiga nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police ba yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are for the record, Mr. correct, Chair. Ma'am. Reaction. Thank tama you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So ganito na lang. Huwag na lang yung police. Kawawa yan, wala yung sa dama experience, Davao, ako. Imbestigahan ninyo ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao was a very kawawa noon. Alam ninyo sir, alam ko. Panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid. Nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga top honso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan ang taga-Davao. Saan ang pamilya nila? Sa Davao. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow up question ako sa dating presidente, Mr. Chair. Squad. Mr. Chair. Salamat kaayo, Mr. Chair. Kanina sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Ang death squad ko, ma'am, is
of war, it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? Yung, at sino yung pitong yun na miyembro ng death squad niyo? Fight crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi niyo, pat pitong tao na nasa death squad niyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure ng pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang teniente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam niyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, may reward po ba yung pitong iyon sa death squad niyo? Again, ma'am? May rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po, ako lumalabas. May ibang lumalabas. Yung sinabi po ninyong death squad, may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Unprompted. So, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na pitong tao, may rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi, ma'am. Mayaman yung mga maraming gago na mayaman sa Davao. Hindi ano pong kaya connection ng mayayaman sa Davao? Gusto pong matay ng mga criminal. Squad? Because they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung mayayaman ng rewards sa death squad? Yes, sir. Bago po yan. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi, ma'am. Sila si Colonel Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait. Kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana. Pero ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay. Ayaw na. Kung marami. Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May huwag rewards po ba sila? Kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro. Kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung walang police rewards. Yan. Lalo hindi ng ho, police. Bakit ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba po yung sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Okay. So libre lang yung pagpatay. May reminder, Senator, this is just an intervention. Sorry. We have to follow, I apologize, Mr. Chair. Yes, submit, please. Mr. Chair. Okay. The time for Senator Estrada has expired. Senator Villanueva, Mr. Chairman, just an interjection. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, I've been here for more than 4 hours. And according to the ground rule set by the chairperson himself, we will be staying here only until 4 in the afternoon. So the latest, we only have about 38 minutes, and I'm the only senator who did not make any opening statement. And just to expedite the deliberation, Mr. Chairman, may I just be allowed
to move that my opening statement be inserted into the records. Comsec, please. Please accommodate, yes. Senator Villanueva. Yes, Mr. Chairman. And let me just state for the record, Mr. Chairman, our consistency in this particular issue, Mr. Chairman. Since time immemorial, we have been very keen and very serious in our intention to address the problem of illegal drugs. And that is why war on drugs per se is a very noble intention, worthy, Mr. President, Mr. Chairman, of our support, yung war on drugs. Importante lang talaga nakikita natin yung tamang implementasyon at makita din natin, Mr. President, yung root cause of the problem. And that's the main reason why we are all here today. And partly, Mr. President, may I just put also into the record the importance of emphasizing the need to build the capacity of our law enforcement agencies. And I have been consistent with that since 2016, Mr. President, when I became a member of this August chamber, for our enforcement agencies to uphold human rights as a core part of their operations and training. And number two, we have been pushing for independent and impartial internal affairs service to thoroughly investigate police misconduct and prevent further brutality. And last but not the least, Mr. President, that I'd like to raise and put into the records is that there have been so many articles and positions that I have been espousing, and we have been calling the government since the day I became a public official, Mr. President. We've been urging our government to view drug or substance abuse to the lens of social justice and public health. Ito po'y base sa mga datos na nakuha natin na talagang isa sa pangunahing dahilan sa paglulong ng ating mga kababayan sa paggamit ng droga ay ang kahirapan po sa buhay. So I would just like to put that on record. If you would allow me, Mr. President, I think next in line is Senator Bato de la Rosa, who is also having a reservation that this presentation would be your vice chair for today's hearing, Mr. Chairman. May I just ask one question, Mr. President? Yes, I will use your chairman's discretion. Ask your question. Yes, Mr. President. Thank you. Thank you very much. We are very honored that our former president is here with us. Sir, thank you for being here with us. And I just noticed yung pong sinabi niyo po kanina, and I'm humbled and grateful na binanggit po ninyo, Mr. President, kanina na yung programa and war on drugs hindi naman perpekto, at sinabi niyo po na meron ding mga kakulangan at pagkakamali. May we know, just one question na, Mr. President, kung kayo po yung tatanungin, Mr. President, ano po yung mga binabanggit niyo po kanina na hindi perpekto, may mga mali po, at ano po yung gusto niyong ibahagi sa amin bilang mga legislators to address these concerns, Mr. President. Thank you. Sir, hindi tayo nakulang sa batas. Kompleto tayo. I've been once upon a time also a congressman, prosecutor, fiscal, lahat na. Dinaanan ko na lahat, sir. It is really the determination sa local officials. Alam mo kasi ang droga is a very dangerous ano. Kaya di, as we are talking now, hindi perpekto itong ating bayan. May mga mayor na nasa droga rin, na yumaman dahil sa droga. Makikita mo naman yan eh. Mag-mayor. Tapos, sabihin mo, pagdating dito sa Maynila, may bahay na, maganda. Hindi lang nakikita doon sa probinsya, pero pag nakikita mo dito, kasi magkilala, mayor rin kasi ako eh. Makikita mo, magagandang kotse. Mercedes-Benz. Hindi nga ako nakahawak ng Panginoong kutsi na yan. Makikita mo, maraming, sir, may problema tayo sa droga.
Alam mo kasi ang droga, pera. Madali, kaya pumasok lahat, pati pulis. Lahat, it permits the entire fabric of our society. We are talking here of extrajudicial killing, but there is more to it than you look beyond. Kasi it's not really in the killing. Madali yan, sir. Madaling isulbat. Only sabihin lang ng presidente na sa mayor. Kung mayor, lahat kayo. Tawagin mo mayor. Ginawa ko yan. Tawagin ko. Tapos mag-isang order. Tawagin ko sa Malacanã noon. Kinulong ko. Tapos magsabi ako, ganito ang gusto ko. Kaya pero ito ngayon, sir, maraming mayors na pumapasok sa droga. Kasi nga, pera. Kailangan nila ng pera para maganda yung buhay para sa kanya, pati mga anak, pati looking forward to fund the next election to stay in power. Ganun ang kultura ng Pilipinas. Hindi lahat. Maraming mayor na matitino. Pero marami dyan pumapasok sa droga or on they are on the take for the money. Kaya bakit tignan mo lang kung hindi doon sa kanilang probinsya, dito mo tignan sa Maynila. Kasi ako mayor, kasi ako marami akong kilalang mayor. I cannot talk about the governors. Yung mayor lang, kasi may mayor Seligman kami. Kung makikita mo lang paglabas ng patatawag kami sa Malacañan, paglabasa niyan, tinitignan ko lang yung mga kotse lang nila. Mercedes-Benz, gano'n. Hindi naman ako namilit, pero ako, so sorry, Josep. Thank you, Mr. President. Mr. President, yung binanggit niyo po, no, hindi ho perpekto, may mali, at ang unang hong pumapasok sa isip niyo na mali ay yung binanggit niyo po, determination from the LGU side, Mr. President. Yes. And when you say determination from the LGU side, sila po ba kasama ho dito yung implementasyon ng nais niyong polisiya para durugin yung pong at i-address at talinisin yung mga drug syndicates, Mr. President? Sir, depende po sa karakter ng mayor. Kasi may mga mayor na, you know, yung complacent, tapos ayaw ng always looking forward to re-election. Ayaw ng gulo. Ayaw na magkakaroon ng problema. So itong mayor na kung gusto niya talaga mawala yung droga, ako noon, nung na-mayor ako, I was not looking toward a re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila, si Bato. Noong nag-mayor ako, sabi ko, hindi ako interesado na ma-re-elected. Putang ina, magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Pati kayo mga pulis, putang ina, papatayin ko kayo litse. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka na, ano, magpa-ano-ano ka lang, palutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Mr. Chair. Thank you, Mr. President. So what I'm getting, Mr. President, is that yung imperfection noong ating programa na War on Drugs, nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito dahil binabanggit nyo nga po marami or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay mare-elect lang. Re-election. Hindi talaga
durugin. Ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Yung iba naman, takot, lalo na sa probinsya. Lalo na yung nagninegosyo ng droga, may mga baril, tapos may tao. Mr. Chair, with the permission of Senator Villanueva, quick interjection. Yes, Senator Ontiveros is recognized. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high value targets, may due process. And the president of all dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, Mr. Chair. Okay, ma'am. Ganito yan. Mabuti't dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas, ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they are there, so many stories abound. Hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Kaya pagka nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag kayo may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. Nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yon? All over. Mayors. All over. Hindi ko masabi. Just for the record again, Mr. Chair, with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. That is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto ko pag hindi tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pumasok yung pulis, hindi mo sabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao nila, harapin ko na, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungguay. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, speaking of lingwahe, sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, thank Mr. You, Chair. Thank you, thank you. Hindi tayo mag-intindihan. Mr. President, excuse me sir. I am relating a conversation. Hindi na po nagmumura. Mr. President, sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police officers, may kasamang mura. Pero okay na, klaro na po yun. Pwede na natin hindi ulit-ulitin, Mr. President. Hindi lang, sabihin ko kanya, papatayin kita. Hindi lang ako magmumura sa...
Okay. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naintindihan po. Wow. Sige. Thank you, Mr. Chairman. Just one last, because I sincerely appreciate, Mr. President, yung binanggit ng ating dating Pangulong Duterte na hindi perpekto, maraming mali, and binanggit po niya yung kamalian na nag-stem from the local government units, at binanggit po ng ating dating Pangulo na pati pulis may pagkakamali din. And I think it happened, itong nakita natin noong August 16, 2017, yung kay Kian De Los Santos. Mr. President, I was the one who first called for the investigation and filed the resolution here in the Senate about what happened doon sa Caloocan. And ang nangyari nga po dito, tatlong policemen, si Juarez, Pereda, and Cruz were found guilty of murder. They are sentenced to reclusion perpetua. Imprisonment of up to 40 years. Ganun din po yung nangyari kay Carl and Kulot de Guzman, neighbors from Cainta, Rizal. Ganun din po, no? Si former PO1 Jeffrey Perez was convicted by reclusion perpetua. Ito ba, Mr. President, yung binabanggit nyo na involved din minsan yung police? Ibig nyo po bang sabihin, yung mga police po na minsan gumagawa ng beyond doon sa dapat nilang tungkulin na gawin ay dahil sila rin ay involved sa droga? Correct. Correct. Alam mo kasi, ang police, hindi na yung papatay lang o baski sino lang diyang civilian. Bakit sila maghanap ng sakit ng ulo? Kaya yung mga police na nandyan sa... Itong mga police ngayon kikinig na sa atin, mabuti alam nila. Kayong mga police nasa droga sa sindikato, kayo ang dapat talagang... Kaya, maswerte, kaya bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente, ubusin ko talaga kayo. Bullshit ko. Thank you, Mr. President. Look, okay. Ganito kasi... You know, pag hindi ko kasi ginawa yung ginawa ko sa Davao, isasakripisyo ko yung mga bata at isasakripisyo ko yung mga tao and yung pag-progress ng siyudad. If I allow the criminals noon, kidnapping dito, kidnapping doon, druga dito, druga noon, magulo ang siyudad. Yun ang sitwasyon. Nung pumasok ako ng mayor, nag-warning ako. At ang warning ko talaga ganito, wag mong gawin yan kasi papatayin kita. So, ang Davao ngayon, maganda na. Tapos naman sila lahat, napatay naman, wala naman siguro maragdag. Kung may gusto, de, sige. Alam mo, it's a matter of yung karakter iyo yan. Yung karakter ko akin. Yung views mo sa buhay, iyo yan. Yung views ko sa buhay yan. Yung political agenda mo, iyo yan. Meron akong political agenda. Kanya-kanya tayong filosofiya pagtingin sa buhay. Kaya, na-timingan mo lang na kung ako ganito ang utak ko, yung masasamang tao, pasensya. But foremost is really, I protect the innocent at saka yung taong bayan. Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you. Mr. President, nabanggit mo kanina na Metro Manila mayors, and then siguro mga highly urbanized cities yan. I'm sure in the other places of the country na highly urbanized cities na involved sa droga. When you were president, sabi yung disciplinary action, pwedeng ma-initiate sa office mo. So, did we use the disciplinary provisions in the local government code to discipline the mayors of the highly urbanized cities under the office of the president? Sir, mahirap, sir. Mahirap talaga, sir, because una, matatakot talaga ang mayor. Especially dito sa Maynila.
puro sindikato dito. Kasali na ang pulis, sundalo, kriminal. Ang problema dito sa Maynila, sir, hindi mo malaman kung sino ang kalaban mo. Baka sabihin mo lang kriminal sindikato, hindi mo alam pati pulis. Eh, yung mga pulis, alam nila yan. Ito mga pulis nandito, eh, yung mga pulis, alam nila yan. Na may mga tao sila na ganun. Ang problema, hindi nila basta-basta mapaalis. Siguro, i-isolate nila, i-assign nila ng duty na medyo mapalayo. But they can only do so much. Pero paglabas ng opisina yan, sir, may barrel, may authority, and they come into contact with criminals. Yun ang problema ng bayan. Mr. President, did we use the disciplinary power or authority of the Office of the President over these highly urbanized city local government officials during your term, six years? Did you use it? Mahirap, sir, yung kung mayor. Yes, mayor. Against a mayor. Mahirap because yung word na due process, sir, yun talaga ang... I am not trying to belittle the democratic principles of our country. Pero yung due process, sir, yun ang pinakamahirap. Pagka pinailan mo ng kaso, due process, it would take years. At kung may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, wala mangyari. Kaya, hindi naman ako nagyayabang. Lahat naman tayo may init sa ulo eh. Pero pag mayor ka, kung sabihin mo, si Mayor Duterte, ilang termino na yan, love siya ng tao. Sinasabi, hindi ko kailangan ang love ninyo. Just obey the law. Huwag na yung love ninyo, hindi ko kailangan yan. Marami akong love sa labas. Nagla-love. Ang problema dito, sir, is when you are a mayor, dito na lang tayo sa mayor, pag hindi takot ang tao sa iyo, kung sabihin mo lang, wag yan kasi por respeto si mayor. Respect is not enough. Dito sa Pilipinas, kung sabihin mo, wag natin gawin yan por respeto kay mayor. Ibang klaseng tao yan, sir. Medyo yung mga lasing-lasing siguro, papaputok-putok, yung malasing, bang-bang-bang. Huwag mong gawin yan kasi nakakaya kay mayor. Pero iba yung criminal, sir. Yung mga kriminal, hindi yan. Thank you, Mr. President. Can I take advantage of the presence of the CHI Chairman, Attorney Pal Palatok? And thank you for attending us. Very short notice, umaga lang namin siya naimbita. Can you tell us briefly, anong ginagawa ng CHR? Kasi mayroong unfinished business ang former chairman ninyo. Kanina sinabi niya, ni Senator Laila De Lima. Can you tell us briefly what are you doing on the complaints or grievances against the Philippine war on illegal drugs? And maybe, siyempre, I'm sure mahaluan mo ng konting overlaps, EJK dyan. Yes, go ahead, Chairman. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po. Regarding po dun sa DDS investigation conducted by then-chairperson Laila De Lima, yun po ay natapos ng 4th Commission under Chairperson Eta Rosales. Katulad po na nabanggit ni Madam Chair, nagkaroon po ng endorsement sa Ombudsman for the determination of filing of administrative and criminal cases. Regarding the drug war, yun pong 5th Commission under the then-chairperson Chito Gascon conducted investigations on killings in relation to the drug war. Meron hong nailabas na report during that time
Ito po yung report on investigated killings in relation to the anti-illegal drug campaign. Nilabas po ito noong April 2022. Subalit, ito hong report na ito is not on the determination on accountability. It's more on the policy recommendations to different agencies of the government. Pero tinignan po kung meron hong paglabag sa karapatang pantao. And ang conclusion po dun sa report na yon is there is a violation of human rights, particularly right to life, and it's the failure of the state to address the problem. Wala pong dun sa report pong yon, wala hong determination kung sino accountable. That's why ito hong aming commission ngayon, the sixth commission, formed a task force para ko tignan ulit yung mga kasong iniimbestigahan ng komisyon and to determine ang accountability naman kung sino ho yung dapat managot doon sa mga pagpatay. So ang naging problema ho kasi ng komisyon dito ay yung pong mga kapulisan, they refuse cooperation with the Commission on Human Rights. Ayaw ho nilang bigyan ng dokumento ang komisyon. At dahil dito, naging problema ng komisyon ng pag-conduct ng investigation, hindi ho namin matapos. And sa ngayon, because of these congressional inquiries, umaasa ho kami na makakakuha kami ng mga bagong ebidensya at finally, maklose ho namin itong investigation na ito. Mr. Chairman, so, if I just may just clarify. So work closely with us kung ganun. And then bigyan niyo kami ng inputs. Ano yung mga information na gusto ninyo palang makalap namin? Mr. Chairman? Yes, Your Honor. Ang isa pong ipinaka-importante po siguro sa amin in relation to our investigation, yun pong directive from the Philippine National Police preventing the sharing of information to the Commission on Human Rights on the basis of Executive Order Number 2, yun pong date exceptions. What? Dated what? EO Number 2 dated para ma-situate natin kailan inissue yan. It was issued during the time of former President Duterte, Your Honor. Kaya anong month yan? Basta 2016 to 2022 yan, EO number 2. Yes, sige, go ahead. So yun ko yung naging problema eh. Kasi yung police po, nung nag-iimbestiga ang komisyon, pumupunta ko sa different police stations kung saan mayroong nangyaring pagpatay. At humihingi kami ng mga investigation reports, spot reports, kung anong mga ebidensya available sa police. Hindi ko sila nagbibigay. At iba-iba yung dahilan. Isa yung dahilan yung EO2. At ang iba pong dahilan, meron hong direktiba coming from the leadership of the PNP na pinagbabawalan makipag-ugnayan ang Commission on Human Rights kasama ho yung mga NGOs or human rights workers. Ano naman documentation nun? Nung direktiba from the leadership of the PNP, anong documentation? Meron hong sinasite na memorandum from the PNP. What is it? Can you identify the memorandum? Sir, may I be allowed? Okay. Hindi na siguro ako. Chairman, you will continue. You will continue. We'll just allow the President to interject. Mabuti yes, itong napag-usapan na rin natin ang puro tayo Pilipino, sir. Pilipinas to. Dumaan ako, mayor, congressman, naging presidente ako. So, more or less, medyo kapa ko yung ano. But let me start by saying na talagang hardliner ako. Because siguro sa disiplina rin ng bata pa kami, nanay ko na pag nagkasala ka noon, talagang limang oras ka dyan sa altar na kaganon. So yung ano namin, kanya-kanya tayong ano yan. Nung na-mayor ako, gusto ko yung tama lang. At gusto ko protektahan yung pamilya ko, the city of Davao, yung mga tao, na huwag mong saktan. Kaya yung mga kriminal,
na nag-warning na ako, tapos they persisted, lalo na sa droga. Alam mo, sir, Yes, Mr. Chair, in the interest of time, with all due respect, pwede po bang matanong yung follow-up question sa CHR? Sige. No, I'm asking Mr. Chair. Sige ako, ma'am. Yeah, Mr. President, sige, thank you for the input. Sige, can we continue with the chairman of the CHR? Sabi mo, may direct, in addition to EO number 2, ang na-encounter ninyo mga problema, may directive from the PNP leadership. Can we give the documentation? Which one? Ang isa ho, yung memorandum, dated July 28, 2017, isinight po ito ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police sa pag-deny ng aming request and subpoena for documents. Meron din ho mga verbal instructions coming from the alleged superiors ng mga Chief of Police. Okay, are you encountering the same problems or reasons as of the moment when you want to find out what happened from the station? Sa ngayon po, kasi after the House of Representatives initiated the hearings on EJK, nagkaroon po kami ng opportunity to speak up with the PNP Human Rights Affairs Office and we brought up the issue. And we were hoping na magiging cooperative ang Philippine National Police this time. Kaya lang, nung sumulat po kami, ganun pa rin po. Ayaw pa rin nila mag-provide ng... Ganun pa rin. Yan ang testimony mo sa atin. Ha? Ganun pa rin ngayon. Yes, okay. Yes, John. Yeah, Mr. Chairman, I would just like to ask the report lang, Senator Batono. Yes. Just one quick interjection. Because the chairperson of the Commission on Human Rights made mention na hindi kumpleto yung report. Is that correct? Because I have here with me a copy of that report, the 2022 report of the Commission on Human Rights, na nakalagay po dito yung drug killings. I am not sure because it's concerning for this representation to hear that it is not a complete report. And while reading the report, and if I may, Mr. Chairman, this is just three sentences. Number one, use of excessive and disproportionate force is evident in most cases where only one victim is involved versus three policemen. Two, 86% of those who obtained gunshot wounds were shot in the head or torso, indicating an intent to kill. And three, in at least 59 incidents, witnesses argue that the police engaged in violent conduct and or employed disproportionate and excessive force, including A, forcefully barging in the house, B, physical abuse of victim before being killed, C, threatening witnesses, D, dragging away of victims from the place of incident before being killed, etc. I just wanted to find out, Mr. President, ito ho ba, report talaga nila to? Ito ho ba, kompleto? At ngayon narinig ko, hindi kompleto. Then, why are we getting these reports, Mr. President? Thank you, Mr. Chairman. To respond, yun pong report na binabanggit, tama po kayo, this was officially released noong April 2022 by the previous commission. Kaya ko po nabanggit na hindi siya kumpleto because this is only a report on the sampling made by the commission. Kung titingnan po ninyo, ang total number of cases that were investigated by the commission is around 3,790. Pero po yung subject ng itong report nito is around 882 cases lamang po. Kaya po nagkaroon ng sampling lamang dahil nga ho yung difficulties in the conduct of investigation. And out of the sampling made, nagkaroon ho sila ng analysis and they came up with findings and recommendations. Kaya nga nakita rin po namin, pag-assume namin sa office, na kailangan pa ituloy yung investigation. Kasi nga, ang karamihan sa most of the recommendations contained in the report are only policy recommendations. So pag magpasa ng measure, how the police should do their work, pero wala hong determination as to the violation committed by respective individuals. Wala pa pong ganun eh. Kaya nga ho ngayon, ang commission, we form a task force again to look into these cases and determine accountability and hopefully come up with a recommendation
to the relevant government agencies. And you have a time frame for that? Time frame? Wala pa ho kami na set na time frame. Kasi nagsimula lang kami. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Bato. Mr. Chairman, interjection. Senator Bato de la Rosa. I just would like to correct the chairman of the Commission on Human Rights about his statement that the PNP continues to deny documents or refuse to cooperate with any investigation being made by the Commission. I would like to say to you, this is a news item from Inquirer.net in August 29, 2017. Ito ha, alam ko, Inquirer.net is galit na galit dito sa war on drugs eh. Pero sabi, for the benefit of this committee, I would like to read. Ang headline is PNP agrees to CHR request for documents on drug war deaths. Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa met with Commission on Human Rights Chairman Chito Gascon, the late Chito Gascon, may his soul rest in peace, on Tuesday at Camp Crame for a dialogue on human rights and the war on drugs. In a press briefing after the meeting that went for about an hour, Gascon said they requested for the case folders of deaths involving police and the war on drugs that are under investigation, as well as the status of persons arrested still in jail. Gascon later told reporters in an ambush interview that the PNP agreed to make available the case folders involving deaths from illegal drugs starting May 10, 2016. So, nung ako pa ay chief PNP, I was cooperating with the CHR. And pumunta pa nga si Chairman Gascon doon sa opisina ko at hiningi yung mga folder and we cooperated with them. Bakit yung report nyo ngayon ay sinasabi nyong hindi nag-cooperate ang PNP? Mr. Chair, hindi naman po lahat ng request ng komisyon. Ang kaya nga ho sabi ko, isa sa mga naging problema sa investigasyon ay yung non-cooperation ng police. May mga pagkakataon na nagbibigay at mayroong pagkakataon na hindi talaga nagbibigay. At tinanong niyo ho kami ngayon. Siguro mas maganda kasi nag-usap naman kami no, chip to chip. Chip PNP, chairman ng CHR, nag-usap naman kami kung may kailangan kayo, punta kayo sa Crame. Baka yung reklamo niyo punta sa mga station, baka yung mga tao doon sa station medyo sa mamaya na sir, hindi kami pwede magbigay kung walang clearance sa aming station commander. Parang ganun siguro sinasabi sa inyo. Dapat nag-usap naman kami sa taas, doon na kayo sa amin doon na sa taas kayo maghingi. And the higher headquarters of PNP will direct the police station to provide the needed documents. Ang problema po natin na hindi ho ganyan ang trabaho ng komisyon eh. Kasi kapag ang nangyari ho ang isang insidente, halimbawa sa isang lugar, sa probinsya, hindi naman ho, ang tao ho namin po, direktang pupunta agad doon sa lugar eh, at makikipag-ugnayan sa mga relevant agencies, mga testigo at kung sino pang makakatulong sa investigasyon. Kung ang gagawin ho namin ay makikipag-ugnayan agad muna kami sa central office, sa Crame, mahaba ho yung panahon. Kung may no, mas madali yun. You are wrong. You are wrong with your assumption. Mas madali yun kung direkta kayo sa chief PNP. Ang chief PNP, anong police station? Iloilo City Police Station? Okay. Iloilo. Kailangan na si Isar yung report niyan. Mas mabilis yun. Kaysa kung direkta ka doon, tapos wala doon ang chief of police, sabihin ng officer on case, yung investigator on case, sir, pasensya na sir, hihingi muna ako ng clearance dahil yung chief namin nandoon sa Crame, wala, hindi ko makahingi ng clearance. Mas mabilis yun kung pero may usapan na kami. Mr. Chair, ang tanong ko po, kung bakit ho ang ibang mga police, ibang station, nagbibigay at nakikipag-cooperate, at bakit ho ang iba ay hindi? Kaya nga, for uniform implementation of my guidance to all commanders down the line, dumirekta kayo sa Crame. Dahil no way na hindi nila susundin yung utos ko kung dumaan kayo sa akin. Or for that matter, to the next chief PNP na kung wala na ako, yung mga succeeding chief PNP, kasi may usapan na kami ni Commissioner Chairman Gascon.
Have you tried, Mr. Chair? Have you tried lately sa ngayon po, to coordinate sa taas, mismo? Mr. Chair, yes, Mr. Chair, we wrote a letter to the Chief PNP, particularly pertaining to these cases, the killings in relation to the drug war. And again, they refused. Merong pag-alinlangan to entertain you, to share or to address your need for information. Ang masakit nung kung may nasa site silang basis not to cooperate with you. Yan ba ang nangyayari sa ground? Ang ginagawa pong basis pa rin is yung EO2 under the list of exceptions. Ang EO2 po ay EO2 was issued 2016. It pertains to freedom of information na pinasa ng Office of the President before. Can I request for parang some sort of a memorandum kung ano yung na-encounter yung difficulties para organize yung another data? Apo. Yes, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. And even while we're waiting for that memo, nakikita ko po sa gallery ang ating PLLO. Baka pwede na pong, if the chair allows, pwede na pong i-explore ng PLLO ma-rescind o kung yung, ano yung tamang term, ma-rescind ng OP, ang Executive Order 2, and kung pwedeng ma-inform ang committee ng CHR, ano naman yung sinasite na issuances ng PNP National Headquarters sa Crame na basis for any of the police stations refusing to cooperate para matanggal na rin ang agam-agam ng lahat, klaro sa lahat na at the level of PNP National Headquarters, at the level of OP, the way is clear. And in fact, better kung pwedeng i-authorize ng OP or i-authorize ng PNP National Headquarters yung full untrammeled cooperation sa CHR, Mr. Chair. Thank you. Basta kami, willing to act kami, but we want yung real-life ground level, experience ng CHR. Okay. So, okay, yes, next in line. Next in line to ask questions. And Mr. Chair, Mr. President, yes. Kunti lang, total. Go ahead. Go ahead. Paminsan-minsan lang ito. pardon my strip set to may sore throat ako. So, I do not mean to be disrespectful. Hey, go ahead, sir. Go ahead. Baka tinay ka strip seal to may. Pakinggan lang ho ninyo ako. Total, tinawag lang naman ninyo ako. Pakinggan ninyo yung kunting kwento ko. The human side sa misery ng drugs. Alam mo, mayor ako. Halos lahat ng problema ng, alam mo, ikaw, alam mo rin, Mr. Chairman, alam mo yan. Yung, may isang nanay pupunta ng Middle East. Yung iba, maswerte. Yung iba naman, malas. But usually, they are treated as slaves. Alam mo yung mga countries na yan, ang pagtingin kasi nila sa mga nagsilbi sa kanila, they are not even treated as servants. Almost, ang tratamento nila as slaves. Itong nanay na ito, nagtrabaho ng 4 na taon sa labas. She keeps on remitting money to the family, hoping that yung pera niya, pinapadala niya doon sa asawa niya, maibigay doon sa mga anak para sa pag-aral ng mga bata, at for the upkeep. Ang isang experience ko, ang nanay na talagang
humiga dyan sa harap po sa sahig sa City Hall. In total desperation related to me kung ano nangyari. Pero marami na akong naririnig na ganito at alam ko sa inyo, alam ko ganun rin. Ito minsan sila inaabuso. They are treated as slaves. And yet, para nang mabuhay, makapagdala ng pera sa pamilya nila dito sa Pilipinas, para lang mabuhay at makapag-aral ang mga anak nila, they would endure itong mga klaseng abuso, pati na siguro rape. They would just keep silent. Sige sila padala ng pera sa mga para mga anak nila. After 4 years, itong sabi ko yung umiyak doon sa City Hall na humiga sa sahig. After 4 years, trabaho, pag-uwi niya, nakita niya ang anak niya. Isang adik na. Hindi natapos ang eskwela. Yung padala ng pera niya, yung sakripisyo niya, baliwala. Doon sa droga na punta. Yung pera na pinagpawisan niya, na inabuso siya, at treated as slaves doon sa labas ng bayan natin, magpadala lang para lang makapag dito. Pagdating dito, ang mga bata exposed sa drugs. Hindi yan makapagtapos. Makita niya pagdating dito, walang nakatapos, puro drug addict. Yung outburst ko minsan, marinig ninyo dito or outside, yun yung rage ko sa droga. Isang nanay, trabaho sa labas, sakripisyo, 3 taon, 4 taon, padala ng pera. Pagdating dito, pag-uwi only to find out na yung mga anak niya, mga drug addict, sa droga, walang nakatapos at napurnada ang pawis niya. Yung Mr. Chair, umiga siya dyan sa sahig, dyan sa City Hall, nag-iyak. Umiga siya sa sahig, nag-iyak siya. Sabi niya, Mayor, paano ito? Sabi niya, gusto niya na ako ang magbigay ng relief ng grievance niya. May reklamo siya sa akin mismo, dito sa mayor. Hindi siya nagpunta ng pulis sa akin. Mr. Ganun Chair, sa probinsya eh, diretso yan sa mayor. Mayor, ganito ang nangyari. So, ganun ang mga istorya na... Kaya yan kung bakit ako talaga mainit at nakikinig ang Pilipinas ngayon. Kayong madurupista. Mainit talaga. Ayan yung mga police chief ko. Dumaan yan sila. Koy, pati si Danao, pati si... Alam nila yan. Mainit talaga ako sa droga. Mainit talaga ako sa droga. Kaya mabutit na lang wala na akong trabaho ngayon. Kaya yun ang istoryang lumalabas sa Dabao na ganun-ganun. Baka totoo yan, Senator. Baka totoo o baka hindi. But I am not prepared to admit anything. Kung ano yung nachichismis, alam mo, hindi machismis yan kung walang nangyari. May nangyari Mr. yan, Chair, please. Napapag-usapan yan.
kung ano man ang lumabas niyang istorya sa labas ng Davao, kung ano ang nangyari, anong ginawa ko, ipaubaya mo na lang sa ano. Hindi mo naman rin ako makulong kasi you have to produce witnesses and you have to go to trial. At hindi naman ako pwedeng ganun na lang magpakulong. Pero basta sabi ko, pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang, I will do the same thing again and again and again basta nandyan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing. And I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. Chair, if I may. Salamat tayo, Mr. Chair. Exactly, it's the, actually the turn of Senator Bato. And let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Yes. Sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, Mr. Chairman. May I just be clear on this? Yung ano yung lumalabas sa character ko, yung policy ko, yun na yung experience ko, kaya lumalabas sa, yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yun yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat tayo, we are all the product of our own experiences. Tama. Sige, Senator Bato, you have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chair. I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that we invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, kaba-haba na sinasabi. I never interrupted her. Kahit ano sinasabi niyang mahaba. But itong ating nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas lang ako ng aking, observation. Salamat, so, salamat sa Senator. Pero yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... Anak lang rin ako ng mahirap. Dumating kami ng Davao na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the forest para makapusto kami. Kaya dumaan ako dyan sa yung boulevard na yan. You will be familiar because you're from Mindanao. Dyan kami nakatira sa nagkarindiriya-karindiriya ang nanay ko noon nung dumating kami sa kaya nakita ko yung hirap ng lalo na sabi ko yung nanay na lumabas, nagtrabaho, padala ng pera, tapos yung pera niya nandoon sa droga. Thank you, sir. I'm sorry, but tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Salamat. Hindi na ako. Ito for the information, si Colonel Grijaldo, you're a witness requested by Senator Bato, ha? Sino pa ba mga PNP? Karamat, you're requested by Senator Bato. Pero klaruhin ko lang kay Dr. Liabres and Mr. Kevin Bumagat, you're requested by Senator Bongo. Okay, so relax lang po kayo dyan. Sige, go ahead, Senator Bato. You have the floor. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just would like to ask the former president if kasama ba sa sinasabi niya na Davao Death Squad. Kasi alam ko, magaling ito si Mayor, si Mayor pa siya noon, magaling ito sa Saywar eh. Yung meron siyang abilidad wherein yung mga kriminal, pwede niya ma-encourage magbabarilan na magpapatayan yung mga kriminal.
Kasama ba yung mga former, mga criminal mayor na, Mr. President, na may turing mo na yun na rin kinukonsider mong death squad as a euphemism? Sinasabi mo lang, death squad yung mga criminal talaga or killing each other. Magtanim ko lang ng intriga. Intriga ang ginagawa mo, kaya sila nagbabarilan. Diyan ako mahusay. Magtanim, kaya ako na presidente. Na-presidente ako sa intriga. Magtanim ka lang ng intriga dito, intriga doon. Alam mo, utusan mo lang ito, gawin mo to, tapos magputok yan. And that would start the war. Hindi naman kailangan na... Ay, ilang kayo na dumaan, Danao, Koy, pati Archie Gambo? May inutos ba ako sa inyo na talian mo ang tao, patayin mo? Ngayon, sabihin mo sa kanila ngayon, nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin eh, extrajudicial killing. May inutos ba ako sa inyo ni minsan na patayin yung kriminal na, nakatali dyan o nakaiga? Tell the people now, bago tayo mamatay, ikaw, Senator De La Rosa, did I ever, ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never, never in my whole life, Mr. President. I can tell you, Mr. May Chairman. May sinabi ba ko sa inyo na isalvage ninyo yung tao? Never, Mr. President. Alam mo bakit? Di ba sinabi ko sa inyo, huwag ninyong gawin yan kasi yung karma. Babalikan tayo ng babalikan tayo ng babalikan. Kaya tayo umiiwas eh. Pero Mr. President, I would like to make it clear na meron akong napatay sa Davao in a legitimate encounter. Yes, alam ko. Because you instructed me to operate against these people. Kaya napatay namin yung tao na yon, mga kalaban na yon. Ilabas na lang natin yung legitimate totoo. Operation, Mr. President. That was a legitimate operation. Ilabas na hostage lang natin taking, yung totoo. Mr. President. Hostage taking. Kidnapper. May harami ko napatay. Kidnapper. Doon sa bangko. Na doon, nag-withdraw pa ng pera sa bangko. Sabi mo sa akin, Bato, siguruhin mo yung mga kriminal na yan. Dinala nila dito yung... kidnap victim dito sa bank sa Davao at dito pa mag-withdraw ng pera, siguruhin mo na mahuli ninyo yan. Pag lumaban, you know what to do. That's your word. True enough. Patay yung mga kidnapper, Mr. President. Nandoon ako. Yeah, because ayaw mong may mga kriminal na papasok sa ating syudad. Bigo mo po, kidnapin mo yung babae, dalhin mo sa Cotabato. Patayin. Tapos ibalik mo sa Davao. Kakae ka pa doon sa bahay ng papadutuin mo pa yung incheck doon sa... Tapos pag... pagbaba nila, nandun ako na yan sila. Sabi ko, patayin ninyo yan. And Mr. President, I would like to remind Mr. Chairman that if you are going to review yung mga media interview ko sa Davao, there were many times na sinabi ko sa media ng Davao, pag mayroong patay at nag-responde ako doon, sabi nila, pinatay daw ng Davao death squad. Openly sinasabi ko, kayong mga death squad dyan, kung sino-sino yung nagpa-death squad, death squad dyan, magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban. Andito ako. Ako si Colonel Bato. Kung gusto ninyo ng barilan, dito kayo sa akin at lalaban ako sa inyo. Kung sino yung nagpa-death squad na yan. Kaya mali po na sabihin na kami pong mga dating sa Davao na Chief of Police ay membro ng death squad. Siguro, Senator Risa was not listening to the answer of General Danao. Mr. Chair, I was listening. Na, it was the former president who said na ang mga PNP ang death squad. I declare a suspension. Yeah. Yeah.
Okay, we're still listening to the hearing on the war on drugs of the previous Duterte administration. We've had President Rodrigo Duterte, who said the war on drugs was not meant to kill people, but to protect the weak and the defenseless. So that's pretty much the gist of what he was trying to say before senators. He said he did the best he could to address the drug problem, both as mayor of Davao City years back and as president of the Philippines. The former president also said it was part of his mandate as mayor and president. He owed it to the people that the war on drugs was what the people expected of him and his administration. He also made mention the fact that he has, well, he claims to have been unforgiving when it comes to illegal drugs. He also said he did not tolerate or condone abuse of authority. And now the hearing has resumed. That's his in it. Kapag lung sinabi niya na yan, si Bato de la Rosa is a dead squad yan. Ako 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang police sa dead squad. So, yun lang po. I just want to set the record straight, Mr. President. Now, Senator Bato, before you continue, to complete yung story mo about this kidnapping na ganun-ganun, can you give us the date ng insidente? Baka may mga marami nakikinig, gusto i-research yung pangyayaring yun. Anong mga panahon yun? Para just to complete the story. Tanungin ko lang, magtanong. Hindi mo na masyado maalala. Hindi ko makuha yung date. Sige, sige, go ahead, sir. Go ahead to your next point. Okay. Yeah, I just would like to ask the former president, sir, noong ikaw ay presidente, lahat ng tao sa Pilipinas kinukonsider kang hero dahil sa ginawa mong war on drugs. Lahat ng politician are singing, we're singing praises. Hallelujah! Thank you, Mr. President. Meron pa nga mga congressman nagsabi, Mr. President, sana ma-extend ang term ni Pangulong Duterte dahil sa ganda na nangyari sa ating war on drugs. 1.6 million ang nag-surrender in the first 6 months. The crime volume was reduced to 49% during the first 6 months. At ang nahuli, there were around 300,000 na nakakulong sa mga kulungan all over the Philippines. Kaya nagka-problema tayo kung bakit, paano natin i-deal yung overcrowding ng ating mga kulungan. Ito, buhay ito ha. Ito mga nakakulong, buhay yan. Dahil hindi nanlaban, hindi lumaban, kaya buhay sila. Around 30,000 nakakulong sa lahat ng mga estasyon. Alam ng Pilipinas yan, Senator. Yes, sir. Nasa TV yun eh, nagsurrender lahat. By the thousands. Nakita naman ang buong Pilipinas yan. Ganun karami ang tama ng ating bayan. Tapos kung pagkaganun ka lang, do not do that because that is not good. Do not commit. Kung ganun ang ugali mo, huwag ka nang mag-mayor, huwag ka nang ma-presidente, gago ka. Hindi mo alam kung anong gawin mo. Thank you, Mr. President. Presidente, ako ganun. Sabi ko, huminto kayo. So kasi, ngayon, Mr. President, dito sa kultura natin, alam mo, the Philippines remain feudal until now. Kaya ang mga tao dito, pag may isang corrupt na mayor, lahat ng mga tauhan niya yan, mga gambling, yung mga collection dyan, yung mga waiting, nandiyan sa gagong yan. Pag corrupt ang mayor, sira talaga. Kaya pag hindi, sa panahon ko, tinawag ko talaga, sabi ko, huwag sa panahon ko. Alam ko hindi mo maiwan yan eh. Kasi mukha mo po, yung mukha mo, ilagay mo yung mukha mo dyan sa pera mo, palit mo kay Rizal. Pero huwag sa panahon ko.
Thank you, Mr. President. Alam nila yan. Ayan, oh. Puro chief of police ko yan. Alam nila yan. Ngayon, Mr. President, mabuti, na nag-imbestiga. Hindi mabuti yan, Senator, Mr. Chairman, give us enough time so that malaman na rin ng Pilipinas na kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Sisirain ng sisirain talaga ang bayan natin, sigurado. Kawawa ang mga bata. Yan ang problema ko. Ngayon mayor ako, sabi ko, wag na wag kasi kawawa yung mga bata. Now, Mr. President, ngayon na ikaw ay iniimbestigahan sa war on drugs. Where are they now? Yung mga nagsusuporta sa iyo noon sa war on drugs. Hindi natin narinig ngayon. Iniwan ka sa ere. Ano po yung naramdaman mo? Takot. Alam ko kasi yung tao. Yung for the good time lang yan sila. Yung mga crisis kang ganito, wala ka namang kaibigan. Wala nang sumusuporta. Well, of course, nandito si kaibigan ko. Nandito si Mr. Biliga. Nandito si Sal. Ayan dyan sa likod ko. Ilan lang yan. Pero pagka ngayon ang Dabao, ngayon, taga-Dabao ka man, taga-Dabao kayo lahat. Yung mga general, dumaan doon. Good time na. Peaceful na. Walang gulo. Walang pickpocket. Pero wala, hanggang dyan lang. Kalimutan na ng tao yan because sa bagay naman trabaho mo yan eh. Tama naman sabihin ng tao na, eh bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga police. Ikaw. Pati ako. Pero yung dapat lang yung malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging ano ko, talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi lahat yan, kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs. If there was no war on drugs, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigay mo sa akin na maging chief PNP at ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Maraming salamat. Kung nakikinig yung PNP, pati yung patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talagang talamak. Kawawa ang Pilipino anong tawag dyan sa Tagalog? Patapol-tapol? Patamantamaran kayo dyan. Trabaho kayo ng husto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga presinto, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Thank you, Mr. President. I think, Mr. Chairman, medyo mahaba na yung time ng ating... Yes, alam ko. Gusto na siyang magpahinga. Thank you. If the president can still stay a little longer, okay lang, sir?
for a couple more minutes? I am at your disposal, sir. Okay, sige. Ako magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito. Okay lang. Wala akong magawa. Actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing in the morning. Doon siya nahirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Ontivero, kasi sensitive sa mga ganitong, yung character ko, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody, gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako, kasi tsagaling lang ako. Galing ako sa baba. Salamat class kayo, Mr. Chair. Hindi ako sensitive. Ayoko lang talaga ng bastos. Ayoko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ang seryosong bagay ng war on drugs saka extrajudicial killings. Ako bastos. Salamat man. Walang hiya Chair. Talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat, ma'am. Baka sabihin mo, magwalang hiya ako sa inyo. Hindi. May kunting edukasyon rin ako. Decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa criminal yan. Ngayon nga, naging prosecutor ako, matagal masyado. Professor ako ng... Nila, professor ng... Police Academy. Thank you, Mr. President. Okay, ako mag-interrupt kay Senator Bato kasi andito naman si Aaron Aquino, General of PDEA. Thank you, sir. Kahit retired na kayo, ikaw nag-represent sa PDEA. Pero, can I ask you about PDEA? Konting ano lang, ha? Kasi metrics yung pinag-usapan namin dito, eh. PDEA is a 22-year-old organization. Mr. Chair. Ang bigay sa inyo. Does that mean that I am finished already? Hindi pa. Okay, hindi. Ano lang, interjection. Kayo, binigay nga sa iyo yung ang basa namin sa law. Sa anti-drugs, PDEA, dapat yan i-ano eh. Do you have, naging head kayo eh. For how long were you head of PDEA? Taon din ba? Taon? Years din? It's 2 years and... 2 years. Okay, so you're familiar with PDEA? Yes, sir. Are you in possession? Are you the repository of data about drugs? So kunyari gusto natin sukatin ang success ng Duterte administration's war on drugs. Hawak ng PDEA ang any metrics na before June 30, 2016 at tapos June 30, 2022. Meron kayong glassing ganun data? Is it matrix, Mr. Chair? Huh? Matrix? Are you asking me? Metrics, data. How much drug we have? Marami sigurong ways to measure the drug problem. Number of users, number of suspected pushers, at what levels, big time, manufacturing, etc. Number of arrests, do we have all of this data with the PDEA? Yan ang tanong ko. Yes, sir. And I think sa Dangerous Drugs Board din, sir, may data. DDB. Si General Kuy nga pala naman sa DDB. So, ganon. Just ano, hindi ko na siguro kayo ipipress sa figures, but not you, General Aquino, but the current PDEA. Are you still with the DDB? Wala na rin, sir. And the current DDB, kunan ko na lang. Ang sinasabi nyo sa akin, they should be in possession of the data. That's yes. What you're telling me. Yes, so, Mr. Chair. Okay, we will require them to submit. Kasi ang katanungan, marami rin nagtatanong is, ano ba yun? How successful was it? Pero we have to use some objective metric. Hindi pwedeng, siyempre, kung subjective, puro praises o puro criticism naman. So mag-isip kami ng metric na how to measure a success or failure in the war against drugs. Okay. Sir, Mr. President, sige. Senator, may I be allowed an additional moments? Alam mo itong war of itong PDEA, hindi man sabihin inutil. Pero kung yung PDEA, ang asahan mo to fight drug, patay ang Pilipinas.
take it from me, galing ako sa taas presidency. Galing ako mayor congressman. Hindi kaya ng PDEA. Hindi nga niya alam sino yung mga diyan sa palibot dito sa batasan, sino yung dito sa batasan, sino yung mga drugista diyan sa pulis talaga yan. Pulis. Ang sekreto niyan is mayor pati pulis at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Pulis, kapitan, pulis, barangay. Yan. Huwag generals. Malayo masyado yan. Anak ng puta. Sorry. Wala yan. Hindi, you cannot solve the problem. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what's the best approach to. The best approach really is dito sa baba. Barangay captain tapos yung mga mayors dapat nilang pukpukin talaga. Pag ang isang mayor pag sinabi niya na walang droga dito sa siyudad ko, hindi naman ako nagyayabang. Ay, pupunta naman kayo ng Davao kung gusto ninyo. Meron kayo. Pero pag sinabi ko, dito sa Davao, walang droga, wala talagang droga. Mister, ilang police chief dyan. Ayan, si Gamboa, Danao, pati ito, dumaan si Koy. Pag sinabi ko sa kanila, walang droga, kayo ang sabi ko, ipapakaw ko talaga sila sa cross. Nagpagawa ako ng cross dyan, sa, nilagay ko sa barak sa likod. Ipapako ko yung police director dyan na pagka may... Trabaho ninyo yan eh. Yes, thank you, Mr. Chair. Yes, Senator Bato, you have the floor again. Sige. One interjection lang if I may. Pwede bang papahingahin muna natin si President Duterte and I will proceed to Colonel Victor Grialdo. With your permission, pero kung ayaw mo, okay lang. Ano yun? Yung... Senator Risa wants to interject. Okay lang, with your permission. Pwede hindi. Para kanino? For the record, for the record only. Okay. With the permission, Sir Bato, go ahead. Dagan salamat, Mr. Chair, og Senator De La Rosa. For the record lang, in fairness sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency is the lead anti-drug law enforcement agency responsible for preventing, investigating, and combating any dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals within the Philippines. So, tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga institusyon. Hindi ba paninira, ma'am? Sinasabi ko, kulang. Pero may nasabi rin. Hindi nilang kasalanan. Ang sindiya talaga, kulang ng tao, kulang ng organization. Pero I heard the term, Mr. Chair, you have to have, Mr. President, tao, pati pondo ng pera. There are ways na i-strengthen ang PDEA na hindi natin sinasabi. Hindi mo dala sa istorya yan dito? Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection in fairness sa PDEA na isa sa mga importanteng institusyon ng law enforcement natin, particularly in suppressing the supply of drugs. For the record lang, Mr. Chair. Magandang salamat, Mr. Chair o Senator. Sige, what's the opinion of the President? Mayor, congressman, naging presidente, ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. Mm-mm. I'm just expressing, I said, my experience. Na kung ano talaga ang kulay ng druga dito sa Pilipinas. Baski dito sa batas. Putang. Baski dyan sa likos. Malakas ang druga dito sa batasan. Kaya kung kailangan mo talaga na, kailangan mo ng pulis, kailangan ng Pilipino, you elect a mayor na magsabi one of his, basically one of the, sa program niya, sa agenda niya, drugs. Maghingi siya ng chief of police na
who's dedicated at saka yung may character talaga. Pero kung chief of police na gusto lang ng promotion, mag-retire na kayo. Yes, Mr. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Salvatos. I will confirm no, na yung aid in aid of legislation part ng ating hearing, isa yun na lumalabas nga yung PIDEA, yung law creating the PIDEA, manpower, budget, etc. So, panakasin ninyo, sir. Yes, sir. Kaya nga, isa yan. I will confirm it na yan ang isa sa mga initial kaagad na lumalabas na in aid of legislation na ideas. Yung PIDEA, pinasa lahat ng drug ano dyan, pero kaya ba? Yan. Nakuha natin ng feedback yun sa Presidente. So, kulang. Yes, sir. Ayun, isa yun sa ano. Ipapalabas natin yan sa future hearings. Ano bang sitwasyon ng PIDEA? Si Pideg, bakit na revive si Pideg? Narcom kayo dati yata pagkaalam ko. If I remember it correctly, Narcom, inalis natin by policy of law. But, pero re-revive. It's now Pideg under PNP. Sige. I'll now recognize Senator Batoff for his Thank you, Mr. Chairman. Alam mo kung ang problema ng droga ay napakababa na level lang. Siguro kaya ng PIDEA kontrolin. But before we came into office, President Duterte at ako naging chief PNP, sobrang talamak ang droga. Everywhere, anywhere, buong Pilipinas, kalat ang droga. Kaya, what can PIDEA do? They are only 2,000 plus. Ang PNP, 200,000 plus ang PNP. Kaya kinakailangang i-mobilize ni Pangulong Duterte yung PNP because ang PNP everywhere in the Philippines up to the barangay level may police doon. Kaya ginamit ang PNP para mag-wage ng war on drugs. Hindi kaya ng PIDEA. Hindi sa sinisiraan ni Pangulong Duterte ang PIDEA. Talagang hindi kaya. 2,000 plus lang yung PIDEA. Tapos yung PNP, 200,000 plus. So you better use the 200,000 plus at alam pa ng mga police kasi yung iba nila mismo ay sila pa involved sa droga. Alam nila yung drug personality doon sa area nila. So yun po ang the rationale behind, Mr. President. Ganito kasi, yes, sir. Pinatawag ninyo ako dito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo. Kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat dyan. Gamboa. Bato. Makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang. Galit talaga ako sa droga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East, na nirape, inaabuso ng mga putang ina nila. Tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag-uwi nila after yun, sa City Hall, umiyak dyan sa harap ko, nagligid-ligid, ano bang tigid-ligid sa Tagalog? Gulong-gulong dyan sa harap. Kasi yung pinapadala ng pera pala, na, yung dalawang anak niya, babae, puro doon sa droga na punta yung... Kaya kung makita mo, ewan ko, hindi kasi kayo sa babae. Kung ikaw ang mayor, makikita mong ganun ang sakripisyo ng tao, dugo, pati pawis. Tapos ganun lang ang mangyari sa kanya. Ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako ang yung nagsasabi, I will protect the city. Ano, putang, pakahipokrito ko naman. Huwag na lang ako mag-mayor kung wala akong gawin. Kaya ang nabaw sinabi ko, stop or patayin kita. Magdiritsahan na lang ako. Total, akin lang naman to. Alam, maybe because, yun ba talaga ang totoo?
ang ganap ko, huminto kayo, papatayin ko kayo. Putang ina ninyo. Yan ang totoo. Bitawan na natin. Total, Congress or wherever. We know the sanctity of the institution of Congress. But there is always a time to let go of your... At alam yan, puro alam ng pulis yan. Yan lahat na nakaupo dyan, yan, dumaan ng Davao yan, alam nila ang sentimento. Thank you, Mr. President. Sabi niyo na po. Si, can we excuse the President kung magpapahinga siya? We suspend for a few minutes. All right, Philippine President Rodrigo Duterte there defending repeatedly his war on drugs, claiming it was a campaign promise and an advocacy that got him elected. Now, the war on drugs was also said to be the centerpiece of the past administration, which the former president has described and has bannered, in fact, as a roaring success. He claimed that the war on drugs had the overwhelming support of government officials during his administration. The hearing resumes right now. Let's listen back.